May lead na raw ang PNP sa nangyaring panloloob sa isang local pawn shop sa Coronadal City nitong nakaraang linggo lamang. Makikita sa CCTV ang anim na kalalakihan na pumasok sa pawn shop at nilimas ang pera at alahas mula sa kahera. Ilan pa sa mga sospek nakitang suot-suot ang uniforme ng pulis. Pero sa imbestigasyon ng PNP, hindi pala ito tunay na pulis at nagpapanggap lamang ito. Ayon sa pulisya, natuntun na nila ang pagkakakilanlan ng mga sospek pero hindi na muna nila itinetalya ang mga impormasyon para hindi maunsyami ang kanilang ginagawa pang imbestigasyon. We have some leads, unfortunately, hindi ko pwedeng sabihin ngayon that will help us in better pursue the leads para hindi naman maalarma. But we are doing our best para ma-solve and also yung nakasuot po ng polis sa na-identify na rin natin and he's just wearing our uniform and hindi talaga pulis. I already directed the DL to check those suppliers also who were given certificate of conformity dun sa mga sinasabi natin na mga uniforme. With this incident, I will be directed already aside from being a regular activity, re-emphasize natin ulit that they will be strict in implementing this law, this provision of the law, and also we will be watchful of these stores na dapat consider na nararapat na bentahan. Sa panayam ng SMNI, sa mga may-ari ng tindahan ng police at military uniforms, aminado naman sila na istrikto sila sa pagbebenta ng mga uniforme at iba pang police paraphernalia. Yun nga lang anila, kadalas ay ikinalulugin nila ang pagbebenta ng mga bogus na tindahan kasama na sa online dahil sa maliban sa mura, wala pang masyadong requirements sa pagbili ng mga uniforming ito, ID at iba pang dokumento. Bukod naman sa mga illegal na pagtitinda, nagbabala rin ang mga otoridad sa bigat na parusang kakaharapin ng illegal na paggamit ng mga uniforming ito. There are provisions of the law that bans the wearing of PNP and military uniform is a violation of Article 179 of the Revised Penal Code. And this will be aggravated lalo na pag habang nakasuot ko lang mato at ginamit mo sa ibang sa mga krimen. So with regards to the penalty, it's a prison mayor, penalty of 6 years or more. And gaya ng sinabi ko nga, and magiging aggravating po pag ginamit po sa krimen. Sa ngayon, patuloy ang pagkipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan ng Coronadal City sa pulisya para sa mabilis naman na pagtukoy sa iba pang mga kasabuatan mga sospek sa nasabing panloloob. Nananatili ring aktibo ang pabuyang kalahating milyong piso ng city government ng Coronadal sa makapagtuturo at makapagbibigay ng impormasyon upang madakip ang mga sospek sa nangyaring krimen.